Good evening! Welcome or welcome back sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome. Kung dati ka nang nakasubscribe sa channel ko, welcome back to my channel. So for today's vlog ay gagawa tayo ng bagong video. At ang video na to ay Shopee haul. This is my Shopee 1010 haul and sobrang tagal na. Late ko na siyang na-vlog. October 26 na ngayon. So sobrang late na mag-Shopee 11:11 na. So ayun, gusto ko na siya ipakita sa inyo. Medyo nag-busy lang ako kaya hindi ko siya napakita. Saka iniipon ko talaga siya kasi dati pag nag-Shopee haul ako, hindi ko siya naiipon kasi na-excite ako, binubuksan ko siya agad. So yun. So yun. So kung gusto niyo makita kung ano yung mga napamili ko sa aking Shopee 1010 haul, just keep on watching. Okay, so una kong papakita sa inyo is itong item na to. Lahat ng ito is room decor kasi nga nagpaplano ako magto 2021 na magpapalit ako ng color palette ng aking room and magkakaroon na dito ako ng room makeover sa aking room dahil masikip yung kwarto ko, kaya papaluwagin natin siya. Isasama ko kayo kapag nakompleto ko na and naisa-isa ko na yung mga kailangan ko sa aking kwarto dahil most requested sa mga video ko room tour at saka vanity tour. So yun, minsan may nagdi-DM pa sa akin sa IG. So yun, gagawin natin yun unti-unti. So yun, ang dami ko dalal, no? So eto yung una kong ipapakita sa inyo. Super, mga Nordic yung mga nabili ko na pang-design sa Shopee. And ang color palette ng room ko is light pink, gray, white, nude colors, mga ganun, pastel lang. So eto yung una kong nabili. Ayan, super cute nito. Like ceramic siya, tapos light pink siya. Parang may holographic siyang style. Ayan, tapos seashell siya. And ang kinagandahan nito is eto. Parang bedside lamp ko na to. So umiilaw siya. Ayan. Tapos sa gabi, maganda yan. Parang ayan nga, kabibi siya. Sa gabi, maganda to, guys. Kasi dim lang yung ilaw mo kapag gusto magpatay ng ilaw. So, ayan. Nandun siya sa side table ko. Tapos pink yung kinuha ko kasi nga, saktong-sakto. Light pink meron. May white din ito, pero light pink yung bed ko para maiba naman yung touch ng color nga ng room ko. Ay, itaturn ko siya. So, yun. Sobrang ganda nito. And by the way, guys, lahat ng papakita kong item ay nasa description box below. So, madali nyo siyang mahanap once you click the link below. Okay. So, the second item, nakalimutan ko na yung mga price nito, kaya, ayun nga, nasa description box na lang. And the second item na nabili ko sa Shopee is itong parang cactus siya. And, of course, light pink ulit siya. And, ito, kasi mas maganda kasi kapag kami mga ganito ka, tas mga fake flowers. So, mga dried flowers siguro yung ilalagay ko dito para maging, alam mo yun, parang balance lang yung itsura ng room ko. So, basta abangan nyo. Meron akong nakita sa Pinterest eh. Ganito kasi yung mga balak ko sa room ko. Ayan, ganyan. Ganyan yung balak ko. So, sana ma-achieve natin siya, no? So, papadid ako ng bed frame. Baka gawin kong palette bed frame na lang. So, ganun na lang. Bahala na. And the next item that I got, ito, super love ko dito, guys. Ito yung, parang kabibi din to eh, no? Tapos, ayan, may light pink din siya and ceramic din siya. Babasagin siya best. Tapos, ayan yung butas niya, maliit lang. So, yun, ganda din ito, sobrang Nordic. Tapos, bukod ko itong nabili, yung dried plants. Tapos, ayan, light pink ulit siya. Siyempre, diba, sabi ko nga sa inyo, color palette ng room ko ay light pink. Tapos, ayan, ay, nilalagay ko lang siya dito, ilalagay ko lang siya. Ganyan. Basta yan, maganda yan best kapag naayos na natin yung kwarto natin. So, ayan siya. Excited na rin ako maipakita sa inyo yan, yung progress ng before and after. Yun. Kasi yung dating color palette ng room ko, black, white, ganyan. Parang ang boring na niya, lagi white lang, ganyan. So, ayan nga, gabago ako. And the next item that I got is ito, yung coaster na gawa siya sa aba ka ba to, ma? Ayan, nandito kasi si mama sa gilid ko. Ganyan. Maliit lang siya. Dalagay siya sa vanity table ko para pag may inumin, hindi siya mag-glass kasi yung vanity table ko. Hindi siya magbabasa agad kasi dito muna siya patapon. Kasi ganito nga yung team ko, di ba? Nakita nyo. Ayan, ganyan. So, parang gawa sa mga kahoy. Tapos may gold, may light pink, mga pastel colors, nude colors. Ganun siya. So, ayan. Bumili lang ako nito. Sa Bohol pa to galing. Tapos
napakamura nito, tas nila pa dito. Ang tagal nito bago nakarating, 2 weeks yata. Tapos may free pa sila yung pieces ng Bohol, yung delicacy nila. So yun, sarap nun. Yun lang, di ba 20 lang yata, tas galing pa sa Bohol. Best, no? Ang tagal. So yun, gumapit ako ng Shopee Pay, kaya napakamura lang talaga nito. Tapos ayun nga. Tapos ang dami lang tinda about sa mga ganito kasi ano nila to eh, sariling gawa nila to. Pride nila to sa Bohol. So support local. Yun. And the next is eto. Ayan. Mayroon din ako mailing basket. And eto. Eto. Pakita ko sa inyo yung mga nilagay ko dito. Yung mga nilagay ko dito is yung aking mga daily skincare. Ayan. Yan yung gagamitin na gamit ko. Wala lang. Cute lang. Tapos lalagay ko to dun sa 3-tier curt na binili ko sa Shopee. Ayan. Ayan siya. So, ang cute lang, diba? Para medyo talagang may mag-match talaga sila ng mga gawa sa basket na ganito. Yun. Random to ha, yung pinapakita ko guys. And then next is, nakalimutan ko sabihin yan, may mga touch din ng gold akong ilalagay dun sa kwarto ko. Eto, in-expect ko malaki to, pero maliit lang pala siya. Akala ko yung kagaya ng malaking nakikita ko. Hindi kasi ako nagbasa ng description box, pero ayun nga, eto lang pala siya. Pero cute din, ceramic din siya, babasagin. Then gold pineapple, ayan, sabi nila swerte daw to. Ayun, so malaki na to para sa bahay, para sa New Year, di ba ganyan? Kasi swerte daw yung mga ganyang decorations sa pineapple na may gold. Out ko kung totoo, kasi ganun yung mga Chinese paniniwala nila. Ganun. And then, ito na yung second to the last na item. Ito naman yung nabili ko is yung fur na white, or fur na white. Tapos, ito yung likod niya, hindi siya pure fur na white. Hindi siya, ito lang yung harap lang. Hindi maganda yung quality niya, so hindi ko to i-recommend. Gagamitin ko lang tong ano to, table runner na fur. Gagamitin ko lang to para dun pamatong lang dun sa may drawer ko kasi kulay gray siya. Eh, hindi ko siya gusto. So ayun, para lang matakpan yung pagka-gray niya, para mag-blend pa rin yung kulay niya. Hindi ko siya i-recommend kasi nalalagas siya, kasi mura lang kasi siya. May mga ganito, yung matitibay talaga, yung mga kapal, kabilaan, yung mga shaggy, yung type ng balahibo. Kaya lang, mahal yun, syempre. Kasi hindi siya nalalagas and pwede mo siyang labahan. Kaya lang kasi ito, nalalagas siya kasi nga mura lang. So, ayun. Kapag may nakikita kayo sa Shopee, ugaliin nyo magbasa ng mga review. Tapos tingnan nyo din yung quality niya. Kung maganda or may sinasabi sila na nalalagas, ganyan, okay, ganyan. So, yun. Pero kasi yung purpose ko lang naman, kaya bumila ko ng mura kasi ngayon. Hindi ko naman sila gagamitin pang design lang. So, yan. Okay, so here we go. Ito na yung last item na nabili ko sa Shopee. And guys, alam nyo, lahat yan yung nabili ko na yan. Nakakahunyan, nakabubble wrap, tapos nakastyro. So, kung nagda-doubt kayo dahil babasagin lahat to, promise, trust me, hindi mababasa kasi sobrang secure ng packaging. So, matibay talaga siya. Binuksan ko kasi nga gusto ko makita ko kung may damage para ma-report ko agad sa Shopee, mabalik ko. Kung may damage, ma-request return refund ko sila. Kasi hindi mo na mahabol sa Shopee kapag lumagpas ng 7 araw o isang linggo na hindi ka nagre-report sa kanila. So yun, eh medyo pricey kaya binuksan ko siya pero ayun nga. Hindi ko na siya na-unbox sa inyo. Pero itong last item, pinigil kong hindi siya buksan. Kasi feel ko naman okay naman to, hindi naman to babasagin. So ngayon ko pa lang siya i-unwrap. Ito. Ito, hindi to room decor, gamit to sa kusina. Eh, kaya lang, eh dumating siya. Pinurchase ko siya nung nag-sale. So sasama ko, napapakita ko sa inyo. Ito yung adjustable dividers allows you to easily organize different size of pots, pans, and lids. So, ito yung para sa mga kawali. Tapos, sa kawali, tapos sa kaldero, tapos sa mga takip. So, may dalawang klase ito, yung 5 layers saka 8 layers. Kaya lang ito, 5 layers lang ito kasi mas mura yung 5 layers. Pero kung gusto nyo, pwede pa rin kayong mag-add. Tapos madali lang itong gawin kasi stainless lang to at hindi naman kakalawangin. Maganda kasi ito sa ilalim ng sink or sa lababo para ma-organize kasi yung lababo kasi namin, wala siyang lagayan yung mga pans, so rekta siya, nilalagay lang sa ilalim. So, nagagasgasan yung tiles niya. So, ayun, titignan ko kung maganda and usable siya. Yan yun, magkakaroon ako ng kitchen tour. Papakita ko sa inyo ito. Pag naayos ko na yung, naayos na yung kitchen namin, itutour ko kayo sa kitchen namin, sa mga pantry, ganyan, soon. Pero, ayun nga, tignan na din natin, buksan natin kung may damage at kung helpful ba talaga. Kasi sabi sa mga review,
sabi nung mga mami, kadalasan mami yung bumibili. Maganda daw, tapos helpful daw, tapos nag-detain yung sila, ganyan. Saka mabigat siya, oh. Ayan siya, color black. Ayan. Tapos, tingnan natin. May instruction siya sa likod. So, hindi naman kayo mahihirapang buuin. In case na mag-doubt kayo kung paano siya gawin. Ganon. Wait lang. Ayan guys, so ganyan siya. Ito yung pinaka-holder niya. Maraming klase yung pwede nyo siyang gawin. So, pwede siyang nakatayong ganito. Ganyan, nakatayong ganyan. Pwede din siyang nakapaigang ganyan. Ayan. Kung ano, gaano kataas yung kaldero nyo, kawale, pwede nyo siyang i-adjust. Ganon. So, ito siya. So, parang mas maganda pag nakatayong ganon. Ganyan. Tapos, isusuot mo lang siya sa mga butas. Wait lang ha, tuturo ko sa inyo. Ayan, sa mga mami na nanonood, helpful yung ganito. Kaya, try nyo din po. Ayan, so pinipiga pala siya. Nag-struggle ako. So pinipiga siya. Ganyan. Ipigain nyo siya. Ayan. Tapos ito yung parang stand niya. Kung gusto nyo ng patay, ayan. Mag-i-stand siya. Stand alone. Ayan, ganyan. Halimbawa, ganyan. So, ayan yung unang laki nung kaldero nyo. So, ayun. Ganun siya. Tapos, yung second layer. Ganyan. Ganyan kalaki siya. So, ayun. Matatansya nyo naman siya eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganyan siya. Tapos sa kabila din, ayan, maglalagay ka din kasi para sa kabila. Ayan, ganyan siya. Diba? Tama lang. Diba? Naduduling ako eh, di daw pantay, sabi ng kapatid ko. Okay, and finally, nabuo ko na siya. Ayan yung final niya. Kagayang-kagaya nung nasa picture. Ayan. Ang kagandahan kasi dito, stainless. So, it might be, pag napatitian nyo na yung mga kaserola, mga pan na ginamit nyo, pwede nyo na siyang ilagay dito kasi stainless naman siya. So, kahit mabasa siya, hindi agad siya magra-rust. And, ayan nga, oh, meron siyang pintunang item, so hindi siya agad magra-rust agad kapag nabasa siya. So, yun. Okay, and yun lang po lahat na napamili ko sa aking Shopee 1010 experience. Sobrang onti lang, pero sobrang best. Talagang sumakit ang ulo ko dyan kasi yung iba is expensive siya kasi yung mga decor is from China. I mean, from overseas. So, talagang medyo ano siya, expensive siya. Pero all in all, super sulit. So, i-recommend ko yung mga shop na nabilhan ko ng mga decor na to, like itong mga ceramic vases na to. Kasi nga, secure siya kapag dumating sa inyo. So, hindi nyo kailangan mag-worry kung tag dito, if mababasag ba siya, lalo na sa price niya, baka mabasa, ganyan, yung isulit. So, yun. Yun yung ma-recommend ko, yung mga overseas na shop na napagbilhan ko nito sa Shopee. And advice ko sa inyo, abangan nyo yung Shopee 1111 para magkaroon din kayo na discount kagaya ko. Ang laki ng na-discount ko nung Shopee 1010 ko to. Add cart nyo na lang para ready to check out na kayo kapag nag-Shopee 1111 na. So, yun. And that's all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe and always be kind. Bye-bye! Good night! Patulog na kasi ako eh. I got the whip, she tryna. I got 10 skin.